Pwede nga bang ikaw na magpapagawa ng bahay ang bibili ng sarili mong materyales? Ano ang mga posible mong pagdaanan sa ganitong proseso? Madali nga lang ba ito o baka ito ay mas komplikado pa sa iniisip mo? Looking back on one of my Tipid Tips video, I mentioned that tip number 3, purchase your own materials. I know, kaya ka nga kumukuha ng contractor para siya na ang bahala sa lahat. This is one valuable tip para sa mga balak magpatayo or magpa-renovate. This tip is applicable para dun sa mga taong maraming oras or maraming panahon para mag-source out ng materials. Ang kagandahan kasi nito, makakapili ka at makakapag-source out ka at makakapag-compare ka ng prices kung anong gusto mong material talaga. Pero kung ikaw naman ay walang oras or panahon para gawin ng mga ito, edi okay lang, ipakontrata mo na nga lang. Ano nga ba ang mga dapat alamin sa ganitong pamamaraan? Ang pagbili ng sariling materyales ay kadalasang nangyayari sa mga kumukuha ng arawan na workers. Kasi kung ang kinuha mo ay legit contractor, kadalasan sagot na nila ang mga labor and materials na kakailanganin para sa construction ng bahay mo. Ito ay dapat nakalagay o kabilang sa kanilang cost estimates bago kayo magkapirmahan ng kontrata. Yan ang isa sa mga advantages ng pagkuha ng contractor. Wala ka na masyadong iisipin. You can check out this video to know more on what to expect when getting a contractor. Ngayon, kung feeling mo naman na mas maggastos ang pagkuha ng contractor at pinili mong kumuha ng arawan workers para sa construction ng bahay mo, ikaw ang kailangan mag-provide ng sarili mong construction materials. Hindi lahat ng trabahador ay marunong sa material purchasing o ang pagbili ng mga materials. Kaya dapat may konting kaalaman ka sa pagbili ng mga materyales tulad ng semento, buhangin, graba, bakal at marami pang iba. At kung ikaw naman ang bibili ng sarili mong materyales, isa sa mga dapat mong i-consider ay ang iyong pagtatambakan. Kung maliit ang inyong pagtatambakan o ang lote na mismong pagtatayuan ng bahay, ang mga materyales ay hindi mo pwedeng bilhin ng isang bagsakan. Kasi magiging masikip ang construction site at mahihirapan kayong gumalaw. Ito ay maaaring makasagabal sa construction at makapagpabagal dito. At kapag tumagal ng construction, ito ay mas magastos sa labor cost. Kaya maging maalam sa tamang quantity ng construction materials na dapat mong bilhin phase by phase. Ang mga material specifications and details ay kabilang sa mga dokumentong ginagawa nila architect kasama ng mga engineers. Ito ay kabilang sa mga designs and drawings nila. Sabi ko sa inyo, hindi lang yan basta drawing. Kaya kahit na sariling sikap ang inyong pagpapagawa ng sarili nyong bahay, mas mainam pa din na ipa-design nyo ito sa kanila, sa mga professionals. Lalo na at kailangan ito sa building permit application para makapagpatayo ka ng bahay nang walang aderya. By the way, if you're liking this video, please give it a thumbs up at i-share mo na din ito sa iyong mga friends. Sa pagbili ng mga materyales, kailangan mo ding alamin kung paano ito i-deliver sa site. Kasi kadalasan, ang ginagamit sa pag-deliver nito ay ang mga malalaking truck. Kaya alamin mo muna ang mga posibleng pagdadaanan ng delivery truck at banggitin mo ito sa magde-deliver para alam niya ang mga posibleng niyang harapin sa pagpunta sa project mo. Sana ganun din sa relasyon, no? Yung alam mo ang mga posibleng niyong pagdadaanan. Kung ikaw ay mahihirapan sa material purchasing, maaari kang kumuha ng isang project manager o isang site architect o site engineer. O pwede ding isang experienced na foreman para matulungan ka sa construction mo. Kasi sa totoo lang, hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Madaming kailangang isipin at gawin para makapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Pero hindi naman ito imposible. Kung feeling mo naman na hindi ito para sa'yo, kumuha ka na ng general contractor na inclusive na ang labor and materials, permit applications, and other documentations na kakailanganin para sa project mo para wala ka na masyadong iisipin. You can check out my other video regarding hiring a legit contractor. Kung gusto mo namang makatipid ng konti kahit na kumuha ka na ng legit contractor, you can have an arrangement na ikaw na ang bibili ng mga finishing materials tulad ng mga tiles, lababo, gripo, pintura at marami pang iba. I-consider mo pa din ang mga nabanggit ko kanina. As a general tip for you, kung willing kang pag-aralan at dumaan sa mga proseso at kalakaran sa construction, then go ahead and commit to material purchasing. Kung magagawa mo ito na maayos, maaaring makatipid ka nga dito. Pero if you think that it would be super challenging and it will just give you additional stress, hire a contractor instead. In the end, ang pinaka-importante sa kahit anong construction project ay ang maitayo ito na naaayon sa tamang design, sa tamang procedures at sa tamang standards.
Kasi hindi lang ito basta bahay na titirahan mo at ng mga mahal mo sa buhay. Ito ay maituturing na important investment para sa future. And that's it for this episode of Architalk. For more architectural tips, advice, lessons, and know-how, please don't forget to subscribe to this channel and click on that notification bell icon to keep you updated on my future posts. Kasi sa channel na ito, may future. A quick shout-out to some of our viewers, James Udasco, Mike DJ, and OG Granite PH. Go and check out his page for more granite information. To all my avid viewers and to all of you who support this channel, maraming salamat po dahil umabot na tayo sa 60,000 subscribers. Pwede nga bang ikaw na magpapagawa ng bahay? Looking back on one of my tipid tips, ano nga ba ang mga dapat alimin o malaman sa ganitong parat? Kaya alamin mo muna ang posibleng pagdadaanan ng delivery truck at ibang banggitin. Pero if you think that it would be super. By the way, if you are liking this video, please give it a thumbs up at i-share.